Yun, so kamoto, I'm glad to be back. And so medyo late night na. So 11:33, I'm still here at Shell J Vargas. So tapos na yung transaction ko and pag-usapan ulit natin. So, to be continued for part 2, edi yun na nga. So bakit kamoto, ito napapansin ko ha. Bakit kaya mas na-highlight yung dami ng number of COVID patient compared doon sa sakit talaga ng mga Pinoy? Like for example, diabetes, ano pa yung mga yun, yung mga nag-i-insulin, pneumonia, maraming klase sakit ng Pinoy eh. Tapos yung mga high blood. Bakit sa mga news ang pinapakita lang is yung dami lang nung sakit nung COVID patient? Sabi, di ba mapapaisip ka, hindi lang naman COVID ang sakit na kumakalat ngayon kung totoo man yan. So parang nangyayari dito kamoto, parang tinatakot lang ng media o ng kung sino man sa gobyerno yung mga Pinoy na alam nating madiskarte para mabuhay, para maging limitado yung kilos nila at saka yung yan, marami nga natanggal sa trabaho, di ba? Alam yung number one kamoto ang sakit ng Pinoy sa pagkakaalam ko ha, so hindi ako expert dito, is tuberculosis. Okay, kasi syempre mga nagyuyosi, pollution sa Metro Manila, but still ako ever since naman pinangako dito sa Metro Manila, so mataas na yung tolerance ko sa mga ganyang usok-usok na yan. So you know what I mean? So bakit kaya hindi pinapakita sa mga media yung mas maraming namamatay sa mga ganong klaseng sakit? Bakit kaya ang ina-highlight lang sa media is yung COVID? Like for example, now we have 300,000 cases. Okay? So hindi nabababa yan. Pero meron dong mga recoveries daw. But they said na wala pang gamot sa COVID. So as I can see here is talagang battle of the fittest. So syempre ako, makikita ko sa mga media news yung number of COVID patient na nagkaroon ng sakit na yan daw. Kakabahan ako kasi wow, tumataas. Pero yun lang hina-highlight nila. Hindi nila hina-highlight yung totoong sakit ng mga Pinoy. Ayan. Diyan tayo ngayon magkakaano. And then, ayun na nga, balik ako dun sa issue. Kung talaga may COVID, bakit yung mga pulube sa lansangan, walang face mask, walang kung ano-ano, kumakain lang na syempre, mga basura, mga tira-tira natin, bakit sila nakaka-survive? Bakit sila nakaka-survive? Pero dapat sila yung mas mabilis dapuan ng sakit kasi sila yung ano kamoto eh. Sila yung exposed sa labas, sila yung exposed sa dumi, 'di ba? Napahina yung pangangatawan, si pagkakaalam natin mahina yung pangangatawan, pero to be honest, para nakikita ko mas malakas pa yung pangangatawan nila compared dun sa mga tao nagkukulong sa bahay na they work 24 almost 24/7, they work at home, hindi na sila lumalabas, hindi na sila naaarawan, then mababalitaan mo dahil walang proper tawag dito, yung basta insulation ba tawag dun sa loob, dahil kulob lang doon sila nagkakasakit. Tapos yung mga taong kumakain ng mga healthy foods, sila pa yung mas nauunang mamatay. I know someone who died in COVID dahil daw sa ganyan, dahil lang puro healthy yung kinakain nila. And then yun nga, nung lumabas lang ng bahay, naulan na lang, naanggihan lang, Diyos ko, nagka-pneumonia na. Diba wala na kasi yung kamoto, yung tinatawag natin na ano, yung sunlight na kailangan ng katawan natin, na kailangan nating maarawan, kailangan nating pawisan para lahat ng toxic, na kahit anong toxic virus sa katawan natin mailabas natin. 'Di ba? So 'yun yung problema din natin kamoto. Anyway, on the other hand, maganda rin yung nagawa ng COVID daw dahil una nung nagka GCQ, ECQ, MECQ, PACQ na yung susunod, lumabas yung mga pulis, kapulisan natin. So nabawasan yung crime rate. And now GCQ, tama ba? GCQ na o MECQ?
Kasi, to be honest, wala naman akong pakialam doon. Yung ECQ, para parehas lang din naman yan. Mas mabuti pa yung ECQ kasi lahat ng pulis lumabas, nagbantay sa kalsada. Talagang mas naramdaman ko yung pagiging frontliners nila, yung mga delivery riders natin. Mas naramdaman ko yung pagiging frontliners nila. Mas naramdaman ko na mayroon silang sense, lalo na yung mga kapulisan natin. Ngayon, tataas yung crime rate. Why? Kasi marami ng tao ang naghihirap eh. Iba na yung kumakalam yung sikmura eh. Katulad ko, kung hindi ako lalabas magtatrabaho, hindi ako tatambay sa gabi, almost 24/7, then I'm selling motorcycle parts, car parts, accessories, or kung ano-ano na. Diba? Paano makakasurvive? Aside from doing my vlog na hindi naman na ganun din kagandahan yung kita, like, compare before, you have lots of sponsors, and now, nawala yung mga sponsorships ko. Anyway, that's fine. Kasi, meron pa naman akong pinagkakitaan. Pero dito makikita yung mga concern ng mga tao if they treated their vlogger as, you know, yung mahal talaga nila, they support, parang hanggang kamatayan. So, ganun ako kamoto. Diba? Kahit ako, affected din ako nitong pandemic na to. Marami ding nangyari. Hindi lang naman kayo, hindi lang ako. That's why I stopped doing vlog. Kasi baka, ma-question pa eh. And I'm glad na kahit papano, ito sa sasakyan, kaya ako mapapasin nyo kamoto. Wala na ako gan sa motor-motor. Kasi I feel more comfortable kapag meron sasakyan, kahit na wala kang face mask, kahit na wala kang face shield, itong sasakyan mo, ito na kamoto yung parang pinakabahay mo, ito na talaga. Diba kasi pagka, kahit pa pala, kamotor ka, para bang takaw pansin ka sa mga police or kung sino man na tao na pag wala kang face shield, wala kang face mask. Sobrang napaka-hassle. Sobrang napaka-hirap kumilos ka mo to. So lahat tayo affected by this. Pero I'm hoping na sana maayos na, sana ibalik na lahat yung trabaho, ibalik na rin yung transportation, 'di ba? Sino ba naman tao na lalabas sa kalsada na gusto niya magkaroon ng sakit? Of course, you have at first is i-avoid mo 'yan. So ikaw na magde-decide kung paano mo ma-avoid yung mga ganung bagay, yung mga safety precaution natin para lang hindi tayo magkaroon daw ng ganung sakit, 'di ba? So ayan kamoto, palakas na lang ng tolerance. And yun lang, nakakalungkot kasi hindi na tayo katulad dati. Kanina I went to mall, sa Star Mall, tapos sa Mega Mall. May minute din ako na client, may binili rin ako ng gamit. Sobrang lungkot. Sa lahat ng mga nakakausap ko na empleyado doon, sir, hindi na katulad ganun. Katulad yan, dati kumikita kasi kahit pa paano maraming benta. Ngayon halos wala na lahat. Yeah, medyo, tingin ko nag-uumpisa pa lang tayo. Kasi yung mga negosyo kahit pa paano mayroong yung mga pondo-pondo pa yan. Diba? So, yun, battle of survival. Pero naawa ako dun sa mga empleyado. Kasi sila yung nagtataguy ng negosyo na pinupundar ng mga malalaking negosyante. And then, hindi ko alam kung may puso o wala. Pero syempre, dapat, no, intindihin nyo yung mga empleyado. Yung bigay nyo na muna. Bigay nyo na lahat para alagaan sila. Kasi wala naman sila ibang pagkukunan ng pera. At kung hindi nyo kayang itrato yung mga empleyado nyo na tao, magsarado na lang kayo. Kasi kung tutuusin yung mga maliliit na tao na yan, they are the one who lifted your business. So yun lang kamoto. Ingat lahat. And see you soon. So ngayon, medyo less vlog muna tayo. Siguro, I might be doing mga podcast ganyan. Parang mas bagay sa panahon ngayon. Kasi kung tutuusin, wala naman akong halos may vlog eh. Ang daily travel ko lang naman is to meet my clients para supplyan sila ng mga pyesa. And yun nga, good thing that I'm into this kind of business dahil hindi naman nawala ang motorsiklo at kotse sa kalsada, and I'm sure may masisira at may masisira dyan, so bibili sila ng bibili ng pyesa pa din. So yun lang kamoto, maraming salamat. If you have or if you need anything else, parts, ganyan, supplier ako, so I can give you a cheaper prices of my items like cabin filter, air filter, mga pyesa ng kotse at motorsiklo. Sabi ni Totoy Bibuak, saan mo po gusto ma-connect? Sa
Saan ko gusto makonek? Hindi ko na gets. Saan ko konek? Sa internet. Sa internet naman na ubod ng bagal, na kura pang mga IP. Kaya nga, kamoto, I called this, plandemic, kasi parang plandemic, kasi hindi siya pandemic eh. Plandemic, kasi parang plinano para bumagsak. Halos lahat bumagsak. Tapos, land of no hope, kasi sa Pilipinas, Diyos ko, simula nung pinanganak yata ako hanggang ngayon eh, parang wala nang pag-asa. Kasi ganun din naman eh, kahit sino naman yung may gustong mga tayo, kung wala rin kung ang nasa government naman, agency naman natin, walang pagbabago, hindi rin tayangat. Kahit ilang beses pa tayo kamoto magpalit ng presidente, hindi naman napapalitin yung mga government agency. So, land of no hope. Yun talaga kamoto. Maraming salamat mga kamoto. Jennifer to go page again and have a good night. So yun lang, uwi na ako.